Hello guys, good afternoon. So today po is October 3 na po, 2023. So 2 PM. So may repair ito guys, may repair tayo dito. Medyo masama lang yung pakiramdam ko, pero so need natin mag-repair today. Okay? So ito siya guys. Yeah. So Isurex to. Ang issue po guys, no display. Yeah. So pag tinry natin siya, nakahang lang po siya. Tinaray ko na po siya kanina. Ayan. So, testing natin siya. Tapos yung ano pati, oh. Hindi nakatornilyo ng maayos to. Ibig sabihin, ginalaw na po. So, plug in natin siya. Para nag-aalon yung aking monitor. Ay, yung aking ano. Hindi ko alam kung may problema yung unit ko. So, medyo nag-aalon yata. Ayan. Mabagal yata. Tingnan natin. So, try natin siya. Power on. Turn on. Ayan. So, spinning naman siya, guys. Kaya lang no display siya. So, hiwit lang natin yung ano, guys. As you can see, ito yung sa onboard natin, sa motherboard, tapos ito yung sa video card. So, no display po siya. Tapos sa keyboard, no, na, wala din siyang ilaw yung numlock. Oh. Nakahang po siya. Yun ang issue niya. Ayan. So, yan yung ating i-repair. So, gumagana naman tong ating ano, ipatayin nga muna natin. So, try natin tong i-remove kung mag-display yung onboard. Ayan. So, power on. O, nag-stop siya yung pan ng ating unit pag hindi siya detected. Ayan. No? So, nag-display siya dun sa onboard. So, lumalabas nga na nakahang yung ating unit kapag nakasalpak tong video card. Ayan. Ayan. So, may issue yung video card. So, tingnan natin kung ito'y mare-repair pa. Ayan. So, pag mga ano kasi guys, pag mga mga AMD na video card, 50-50 ang repair natin dyan. Hindi katagaya ng chance ng Intel. Ng Nvidia. So, ayan, medyo mahina kasi ang ano, ang AMD. After warranty kasi, yun ang problema sa AMD. Yun po, nasira siya. Ayan, so, marami nagtatanggol sa AMD. Pero, ayan, sa repair natin kasi. So, makikita dyan na super tambak. Mayroon pala dito ang tornilyo. May warranty pa siya pala guys. Yan. Di pa siya na ano. Under warranty pa siya. May isa pang tornilyo doon sa likuran. Ayan. So. Ay, may sunog siya guys. Sa may pan. So, overheated siya. Kasi may sunog siya dito sa may pan. Ayan. Bago pa siya guys. Oh. Mapansin ninyo. Napakalinis pa nung ano natin. Thermal paste. Thermal pad. Oh. Pero medyo may ano din siya. Oh. May kaya lang crack siya. Tapos medyo may residue na din siya. So hindi ko alam kung kailan kung ano tinagal nito. So nasira siya. So alamin natin yung sunog na to. Yan, sa ganito guys. Sa Isurex. Swertihan lang. Pag mga gantong may mga sunog lang, nare-repair pa yan. Mga shorted, mas maano. Pero once yan na hindi nag-shorted, guys, delikado na. Yan. Wala lang tornilyo, guys, isa dito. Hindi ko alam kung bakit siya walang tornilyo. Tapos, dun sa likod, yun. Wala siyang, ano, hindi ko alam bakit kulang. Pero intact naman yung sticker. So, alamin natin. Bakit siya... Ayan, para itong, may mga buhok-buhok yata ito. So, alamin natin. Medyo sama lang pakiramdam ko guys. Ilang araw na ako hindi nakakapag video. Kasi, sama ng pakiramdam ko. So, masama ng panahon ngayon guys. Ayan. So, may sunog, pero ito'y sa pan lang. Tanggalin na natin ito. Hindi na ito kailangan. So, inspection natin. Shortihan to guys pag mga ganito.
Umariri pero hindi. Ayan, sakit ng AMD. Sa microscope natin. So, alamin natin siya. Wala naman siyang shortage guys. Na-check ko na kanina eh. Naano ko na yan, na-tester ko na bago isaksak natin para siguradong pag sinaksak ay walang issue. Yan. Yan. Saka napansin ko siya sa kanya guys. Para siyang ano. Parang nakaangat yung ano niya guys. Yung kanyang, kung mapapansinin mo guys, hindi siya nakalapat to. Oh, yung kanyang heatsink sa ano, hindi siya lapat na lapat. Dapat dikit na dikit yan guys, yung metal niya. Dikit na dikit yan. Yan, tapos yung napansin ko, tapos may missing dito na may nawalang pyesa. Tapos medyo corroded siya guys. So, hindi ko alam. Ayan o, oh, may mga corroded siya. Para siyang nabasa. Ayan o, oh, ayan o, oh, may mga ano siya o. Oh. Ayan o, oh, sa mga pyesa, may kabuk. Yan. Oh, medyo ano na siya. Pero mukha pang bago. Sa bagay, yung sticker niya, guys, yung nakalagay kasi is ano lang, parang ano na lang siya. Ayan, no? Meron na. May mga ano na siya, guys. Ayan, no? Meron na. Ah, para siyang liquid damage. Meron din dito. Oh, ano na pala to? Totally, hindi siya brand new. Mukha lang siyang brand new. Ayan, yeah, dumi, oh. Pansin nyo. Ayan, may mga plexis na pala siya. Para siyang pinalitan ng port. Ayan. Ayan, oh. Tapos may mga buhok pa nga. Ito nga inaano ko kanina. May, oh, may plex siya. Ah, ano na to? Ito pa, oh. Ayan. Parang pinalitan lang ng mga, ano. Ang tawag dun, yung, ano. Refurbish. Yan, refurbish lang siya, guys. Pero hindi man lang inayos yung refurbish. Ano, kung pinalitan siya ng mga ganito, dapat pinaganda man lang. Hindi man lang pinaganda yung mga port, oh. Ah, ano na siya talaga, oh. Madumi. Ah, ano na talaga to? Hindi maganda ang pagkaka-refurbish. Yan, oh. Yun lang. So, yan guys. Kung mapansin nyo yan, oh. Medyo, ano na siya. Hindi na siya factory. Parang inano siya ni refurbish, inayos. So, tapos medyo corroded din siya, guys. Yan, oh. Over, ano na siya, oh. Heat. So, mayroon dito. Nasira na yung kanyang, ano. Yan, oh. Siguro, baka galing na sa repair ito. Tapos, pinadala lang dito sa akin. Siguro nilagyan lang ng silyo. Parang ganon. Narang wala ng pananagutan yung ano. So, hindi ko kasi makita guys yung ano nito eh. Yung ano niya. Yung may-ari sa Facebook. Yan. So, ginalaw na dito. Yan. May mga ano na. Yan. Para siyang liquid damage guys. Yan, so, may mga something-something pagpapago na. Yan. So, mayroon na dito. Ayan o. Crack na. Na-scratch na yung ano. Ayan o. So, ito. May mga ano na siya. Sinalang na to sa hot air. Ah, sa ano. IR machine. Ayan o. Parang liquid damage siya before. Ayan. Tapos may sunog dito. Ay, hindi naman pala siya sunog guys. So, hininang na lang siya nung may-ari. Anong nag-repair siguro. Hindi na nilinis. Galing na pa siguro siya sa repair shop. Nilagyan lang ng warranty. Yan, masabing naka-warranty tuloy. Yan. So, yan. Okay naman yung fuse. Fuse, eh. So, yan. Madumi siya. Hindi kinilining. So, hindi ko alam pagkadali ng ano dito. So, ano natin to? Tingnan natin kung umiinit yung GPU chip. Ayan, meron ding ano eh. Pati sticker yung ano, meron din. Ayan o, nalagyan na sticker yung GPU. GPU chip niya.
Kaya pala napansin natin may mga tanggal na data. Ibig sabihin ay ginalaw na pala. Ayan. Ayan. Kasi may napansin ako dito, no? May mga parang plaques. So, yun pala ay ginalaw na. Ayan. So, masaklap-saklap na repair. Pag ganito. Ayan. So, sa tingin ko rin pati, nabasa ito. Yung mga ano niya kasi, oh. Hindi siya maganda. Ayan, oh. Nabasa. So, babad muna natin to guys. Tapos, try natin. Linisin. Para matingnan natin kung anong-ano. Okay? Update ko kayo later. Hello guys, good afternoon. So, next day na yung repair natin guys. Na continuation doon sa na-repair natin na video card kahapon. Ayan. Kasi hindi ako nakapag-repair na kahapon. Masama kasi pakiramdam ko eh. Until now, medyo masama pa rin. So, ito pa rin yung nire-repair natin guys. Yung Isurix. So, na-ultrasonic cleaner ko na ito kahapon. So, nababad ko na rin siya kahapon. Ayan. So, i-repair na natin siya. Ayan guys. So, ayan. Ayan. So, ite-testing natin siya kung may display o wala. Ayan. Tawag dito. Kasi ang issue nito, base dun sa diagnosis natin siya kahapon is yung numlock, walang ilaw, tapos no display. Nakahang lang siya, pero hindi nagdi-display yung onboard. So, yun ang issue. So, tingnan natin kung may display pa rin siya. Power on. Tapos, yung ating keyboard. Yeah. Hindi medyado kabat yung keyboard but ilabas, try natin siya ilabas yung keyboard. Ayan. So dapat iilaw yung numlock. Ayan. Kasi nakahang siya tapos kompleto yung mga voltage, 'di ba? Yung inano natin kahapon. So lagyan natin ng heatsink kasi umiinit yung GPU chip niya. Okay, so turn on natin siya, power on. Ayan. So pan-spinning na siya. Ayan, pansin nyo, nag-spin na yung unit natin. Ayan, pero, ayan, nag-display, may ano na siya, may numlock na siya, guys. Ay, kaya lang, oops, may numlocks na. Baka mayroon may display na yata, guys. So, tingnan natin. Oo. Lagyan natin ang display port. So, kahapon kasi nakahang ito kahapon. So, tingnan natin. Yun. Kung may changes na siya. Umilaw na yung naano, guys, yung keyboard, oh. Kahapon, nakahang siya. So, wala pa rin naman siyang display. Okay. So, tingnan natin. So, restart natin siya, guys. Ayan. So, ibig sabihin detected. So, restart natin. So, kahapon po kasi ay restart. Okay, nag-restart na tayo. Tingnan natin kung magdi-display. Ah, wala pa rin siyang, guys, display. Ayun. So, blinking pa rin kasi yung ano nyo. So, na-restart na natin. Pag na-restart mo kasi siya, yung, di ba yung numlock, magre-restart siya. Kaya kita nyo itong ilaw na to. Ayan. So, pag na-restart natin siya, ayan. Tingnan natin. Kung magdi-display. O, ayan. So, umilaw na yung numlock. Ayan. Ayan. So, wala pa rin siyang display. So, problem, talagang may issue yung ating unit. Ayan. So, kahapon, nakahang lang siya no numlock. So, patayin natin siya. Power off. So, try ko nga ibang cable. So, baka naman magdi-display. Ayan. So, nilinis natin siya kahapon. Gawa ng galing na ito guys sa, hindi ko galang kung galing sa technician kasi puro refurbish na siya eh. Yung, di ba, yung sa una nating video, kahapon, puro dinali na siya ng technician. Puro flux na kasi guys, yung memory niya, GPU chip niya, na-reflow na din. Na-reflow na din nung unang nag-repair, tapos nilagyan pa nga ng warranty sticker eh. Akala nga natin, under warranty pa eh. Ayun, so, yun pala hindi, na-pick news tayo doon. Yeah, so, try natin i-on. So, by HDMI naman. Power on. Okay. Wala pa din. Oh, wala pa rin. Ayan, nakailaw na yung numlock. So, wala pa rin siyang display.
So alamin natin doon saan ang issue. Yan, ang ginawa kasi ng unang nag-repair, siyempre na-reflow na yung GPU chip. So alamin natin bakit ni-reflow at yun ba talaga ang sira o may iba pa. So tingnan natin. So kailangan nating malaman kung may supply lang yung memory at GPU chip. So test natin yung GPU chip. Yeah, so mayroon tayong supply, may pumasok na 0.8 volts. Tapos yung ating memory. Check natin. So 11 volts. 11 volts. So, saan ang memory nito? Ito may coil. Yan, so may bayaran tayo 1.5. Yeah, so next. So patayin na natin siya. Turn off. Yan. Ganyan lang step procedure pag nagre-repair. So, yun, hindi ko alam kung bakit siya nireflow na nung dahil no option na or wala na sigurong magawa. So, tingnan naman natin ang may next step dyan, guys. Step by step pag nagre-repair. Actually, kahit ito, guys, ay pinapakita ko. Hindi nila malalampasan yung ating kaalaman sa pagre-repair ng video card. Ayan. So, next tayo. So, ang tinitester dyan, guys, next ay... So, alamin natin, kasi ano eh, kung saan tayo magpo-focus. May supply na yung memory, may supply yung GPU chip. So, yan, nireflow nila. Hindi ko alam, matas. Yan, oh. First kahapon na testing natin, no numlock. So, ngayon may numlock na siya. So, next testing natin kung may supply yung BIOS chip. May supply na voltage. Pero I think meron yan, 3.3 kasi ang mga, ano eh. So, tapos titingnan natin yung PEX reset. So, let's power on. Okay, no heat sink, mabilisan lang. BIOS chip, okay, meron 2.7, so mababa siya, guys. I'm not sure kung normal, pero I think not normal. Tapos, check natin yung 3.3 dito, mayroon siya. So, ang PEX reset, gumagana. Okay, patayin na natin. Yan. So, sunod na tingnan natin ang kanyang, siyempre, focus, step by step ang repair. Hindi natin i-re-reflow yung GPU chip or memory, lahat ng memory. So, mali po yung ginawa nung unang nag-repair. Yan. Kasi, tinaray din yung tanggalin tong mga ano eh. Yan o, yung mga display port. Lahat ng display port po ay tinanggal. Tapos ito, mapansin nyo, sunog na itong part na to. Hindi ko lang alam kung mare-repair natin to. So, ang next natin, inspection natin yung kanyang tinatawag na mga data lines. Yan. Laging ganun po nagre-repair. So, kompleto. So, kompleto. Walang putol. Okay, kompleto yung ating capacitor. So, walang issue. Bilisan lang natin. So, sa harapan, wala namang putol. Okay. So, wala. Ayan. So, next na natin dito, guys. Re-flash natin yung BIOS. Yan. So, yun yung ating sunod na gagawin. Kasi may numlock tayo. Buti nga may numlock tayo. Kahapon kasi walang numlock. Ultrasonic cleaner natin. So, yun. Nagka... ano siya? Numlock. Yan. So, lagyan na natin siya ng flux. Tapos, lagyan natin siya ngayon ng soldering lead para gumanda yung para pag tinanggal ay mabilis yan. So okay, so tanggalin natin siya. Okay, oops. Okay na. Natanggal na natin. So, ito lang, ito dito ako nalulungkot, guys, sa mga ganitong uri ng repair na nire-reflow yung memory, GPU chip, tapos hindi naman pala yun ang problema. Halimbawa, ganun kasi yung mga nare-repair natin, guys, na ina-upload natin sa YouTube. Yan. So, mali kasi yung mga ganung procedure. Walang step-by-step procedure. Yes, nakaligo. Ano na, bis na?
Yan. So, nalulungkot ako guys pag mga ganun. Yan. Na ganun yung mga process. Yan. So, dito sa video card kasi, bagamat may maraming nagsasabi sa atin na medyo stricto daw tayo sa tanggap ng repair, so, ganun talaga. Ang ano kasi, ang sa akin kasi guys, may mga comment na naman ako na-receive. Ganyan. Ang sa akin kasi, kailangan ng ano, terms and condition pag nagka-accept ng repair. Kailangan kasi yun. Ayan, ang dami ko daw, chichibureche. Ayan, tapos yung mga kalaban ko na technician na nagagawa na rin ng mga video card ngayon. So, hindi naman natin alam kung saan sila natuto. Ayan. So, ang dami daw akong chichibureche yung sinasabi nila. So, wala. Sabi ko, okay lang kung sabihin nyo kung ganyan. Basta, hindi nyo makukuha yung kaalaman ko. Yan lang yung masasabi ko sa kanila. Ayan guys. So, re-replace natin siya guys. Open ko lang yung ano guys ha. Ating, ano. So, ship natin. Open. Yan, screen. So, open tayo. Okay. Alam ko meron na ako dito nitong ano eh. Okay. Ano ito? Update. So, no. Read. Excuse me, guys. Pasensya na kayo. Ako talaga may sakit kasi ako. Ayan, may sakit po ako. Pasensya na po. Gumagana pa pala ang mic ko. Kala ko hindi na. So, na-read na natin. So, ang gagawin natin siya ay delete. Erase. Oops. So, may error tayo, guys. The chip does not match to click. Ignore. Retry. Okay, retry natin. Ay, patay tayo dyan. So, may error tayo, guys. So, ang ano natin dito, chichikin, ayusin natin yung chips. Yeah. Tapos, try natin siyang linis-linisin. Baka hindi nagkaroon. Pero, nag-detect siya eh. So, try lang natin. Baka sakali. Ayan. Ay, ano ba yan? May nag-drop off dito kanina. Taga Baguio siya guys. Sinadya tayo dito. MSI 1070 8GB. So, narin natin aga. Pero na-read siya eh. Identify. Okay, na-identify siya na reading. So, erase. Erase. Ay, error pa din. So, pag ganito guys, may lumabas tayong error na ganitong code. So, hindi natin alam yung mga code na yan. Pero I think sira yung BIOS chip. Yan. So, subukan natin magpalit. So, wari ko sira yung BIOS chip. Pag ganito kasi hindi nare-read, sira yan. So, try natin magpalit. Okay? Yan. So, palitan natin yung BIOS chip guys. Okay. Dito natin to. Wait lang guys. So, BIOS chip. Mayroon tayo ditong. Mayroon pala ako ditong ano. Mayroon tayo ditong. Yan. Mayroon pala ako ditong ano. Sa kagaga. So, marami na rin kasi pala tayo nagawa tayo nitong ano na to. Itong ano. Alam ko mayroon ako ditong ano. So, GPU BIOS chip. Ito siya guys. Meron tayo ditong ano. Meron ako ditong ginawa nung nakaraan. Kasi nire-repair din akong ano. Tawag dito. Isurix. Ito siya. Pinag-testingan ko rin to siya eh. Nasaan na yung Isurix na yan? Ito siya guys. Isurix siya. Ganun, same lang siya. May box pa nga to eh. Ayan. Ayan guys. So, Isurix RX 580. Ayan.
580 yan. 580 yan naman ito, guys. Hey, series. Yan. So, balik na natin. So, meron pala akong BIOS program. So, hindi na tayo magre-replash. Meron tayong firmware nyan. Okay? So, may firmware tayo nyan. Hihinang na lang natin to. Titingnan natin kung mag-works. Ito, guys, kapag hindi talaga nag-works, napalitan na natin ang BIOS chip. Kasi, siguro, sira na yung mga port sa labas. Siguro, kaya ganun yung ginawa nung nag-repair na technician. Yun, itinanggal niya yung mga port sa labas, lahat. Baka yun niya yung sira. So, tingnan natin, malalaman natin yan. Kung tama ba ang ginawa nung technician na tumira nito. Okay? So, saan ang pin 1 niya? So, baliktad. Alamin natin siya. So, Isorix. Marami, guys, bago lang itong Isorix, pero marami na akong nagagawa. Kasi ang issue, guys, sa Isorix, hindi naman lahat ay nare-repair pa naman siya, guys, yung mga Isorix. Kumpara dun sa ibang AMD brand. Yun nga lang talaga, guys. Talagang masakit man isipin, sirain talaga, guys, yung Isorix na video card. Kasi, dumadating kasi siya sa akin, under warranty pa. Tapos yun, siyempre malayo, galing China. Tapos hindi na nila ina-accept yung kapag liquid damage, ganyan. Tapos ang problema, mura lang yung pagkakabili, kaya online. Yun lang yung Siyempre, nabili mura, 4,000 lang nga daw Yung mga refurbish. Isorix. So, tingnan natin. Tama ba yung kabit ko? So, pin 1. Tama, dito yung pin 1. Tingnan natin kung mag-u-okay siya o hindi. Okay? So, nireflow na nga. Hindi ko alam kung pinalitan na to Pero pinalitan na rin yata Tapos yung lahat ng port dito, tinanggal. So, alamin natin. Kung talagang repairable pa to. Ganun talaga pa nagre-repair, guys, is swertihan lang or yan, kahit galing na siya sa repair technician. So, pagsusumikapan ko pa rin siyang i-repair. Alamin kung ano yung problema. Makasakali kasi kahit na laging ginagawa tayo last option ng mga iba nating customer. So, wala naman akong magagawa. Kasi rin may magpapadala pa ng Isorix Alam ko meron pa May marami nagchat-chat sa akin Testing natin. Gmail yung gamitin natin. Okay. Pasensya na kayo. Ako ay galing sa sakit talaga. So, ganun talaga ang buhay. Ayan. So, let's power on. Power on. Iilaw ba ulit ang numlock? Ang numlock, iilaw. So, numlock. Ayun, umilaw. So, tingnan natin kung may display. walang display, guys. Yun lang. Yun lang masakit dito. So, no display tayo, guys. May init ba? Ha? Parang hindi. Wala yatang supply yata yung hindi umiinit yung chip. So, tingnan natin kung may supply. So, pwede checking. May supply ba yung memory? Mayroon. Pero, no display tayo. Tama ba yung ating BIOS? So, patayin muna natin. Pero, alam ko, yun yung ginamit ko nung nakaraan So, ayusin nga natin. Baka, hindi lang maayos ang pagkakasalpak. Ayan. Tapos, pong connections. So, alamin natin. So, let's power on again. Sirdihan lang din pag ma-repair natin to o hindi. So, still no display siya, guys.
Yan. Subukan natin lipat sa ibang port. So, patayin natin siya. Patay. Yan. Baka na-damage na rin yung mga port. Yan, ganyan, siyempre. Try and try until to succeed. Okay? Ay, buhay pa pala yung aking ano. Patayin muna natin yun. Okay. So, try natin dito. Let's turn on. Kasi, niremove na to lahat. Eh. Hindi ko alam kung mga sira na din or ano. Yan. Kasi hindi ako nag-unpapalit nito, guys. Eh. Medyo specialized kasi din siya sa ano. Ayun! Oh! Nag-display! Oh! May display siya, guys! Oh! Swerte! Swerte tayo, guys. Pero hindi pa dyan natatapos. Kasi mga AMD to, guys. Hindi natin alam. Na-replow kasi yung GPU chip nito at saka yung mga memory. So, maliibig sabihin. So, probe natin na pa-display natin dito sa atin na pinagdadali nila yung pinagdadali nung itong mga memory na to, pinagre-reflow, GPU chip, pinagre-reflow. Ito, pinagtitira, pinagpapalitan. So, nadali natin dito, guys, na pa-display natin. O, BIOS chip lang sira, oh. Na, pero titingnan pa rin natin, guys, baka error code 43. Eh, bubot natin siya sa OS, guys. Lagyan natin ng OS dito. Baka error code 43 na siya, eh. Ayan, so wala, useless yung BIOS replacement natin. F1, sibut natin siya sa OS. F10, enter, enter. Nagre-reset kasi yung aking ano eh. So tingnan, eh, hilig ko lang siya guys ha, gawa nang wala tayo ibang camera. Siya, so booting tayo sa OS ngayon. Ay, sana ay maging ano. So, ibig sabihin may problem yung ating HDMI. So, pero at least nadali natin sa mayroon display dito sa isa sa ano sa kanyang display port. So, tatlo naman ang display port nito. Pwede naman gamitin yung kulang HDMI. Yan. So, wala tayong magagawa. Hindi tayo papalit niyan. Hindi na palitan niyan. So, another investment pa kasi yan eh. Yan, nag-display tayo guys. Oh. So, tingnan natin kung mapabasa yung GPU chip. Ayan. Galing na siya sa repair, oh. Mali-mali yung ginawa, eh. Tapos may palagay-lagay pa ng warranty, guys. Tapos, wala din naman. Walang nangyari. So, yan. Yung mga... Ayan. Maraming nagsisisi, guys, ng mga may-ari na pinare-repair nila dun sa mga technician, sa ibang technician. Alam natin na kapwa natin sila naghahanap buhay, pero... Ay, ganun. Ganun naman talaga. Eh, hindi nila kaya ang video card. Kung hindi kaya, ipasa. Huwag sabihin siya. Huwag sabihin na wala nang pag-asa bumili ng bago. So, detected siya, guys. This is AMD Radeon RX 580 2448 SSP. Ano yun? 2048 SP. Yung parang ano niya sa series. Detected siya, guys. So, memory. Basahin natin. So, open ko lang. Take power up. Detected, oh. Ayos. Yan. Okay, detected. 8 GB. So, AMD Radeon RX 580 2448 SP. LMSR. Ayun, ganyan GPU chip. AMD TI. So, yun ang nakalagay, guys. Hindi ang nakalagay ay ISOREX. So, hindi ISOREX. So, pwede naman yan, guys. Walang problema dyan kung hindi ISOREX yung nakalagay sa sub-vendor. AMD TI. So, yan. DDR5. So, DDR5 lang po siya. Samsung yung memory. 8 GB. 256-bit. Ang kanyang GPU clock ay 1,244 MHz. Memory, 1,750 MHz. Default and memory clock. Ayan. So, yan ang ano nyo, guys. Ayan. Subukan natin siya. Stress test. Meron naman tong konting thermal paste. So, subukan ko lang stress test a few minutes kung mamamatay o hindi. Kasi kapag hindi na talaga kaya eh wala, declare pa din na hindi ma not repairable. Ayan, so pag umusok ay di sira. Anong temperature niya? 89 degree at taas ah. Oh, ang taas. 89 degree, close natin. Close.
Oops, naghang na siya. Ang taas na kasi guys yung temperature. Umabot na ng 90. Close natin, close. Close muna natin. No, naghang na siya. Yan. Ang gamit kasi natin guys ay yan. Gumagana naman yung kanyang ano, GPU clock at saka memory clock. Yan. So, nakita naman natin. Okay. Try nga natin siya pa. Hindi na dala eh. Naghang na nga eh. So, titignan. Kasi ang gamit kasi natin, guys, is ayan lang. Hindi kasi yan pwede. O, iinit kasi yung ano natin, GPU chip, tapos mainit na siya. Maliit lang yung pan. So, pang samantala lang yan. Tapos, umiinit din kasi itong mga to. Ayan. Ayan. Tapos, itong basta AMD kasi. Hindi, guys, ang AMD, hindi pwedeng mawala ng thermal pad ng kanyang memory. Yan ang kahinaan ng AMD. Ayan. So, mas mabilis siya, guys, uminit sa thermal camera. So, wala, sisira guys yung thermal camera ko kasi kaya wala tayo masyadong ginagamit. So, bibili pa ulit. So, ayan. So, try natin ulit. So, magre-read yung ano. Hindi ko nakita kanina. Okay, reading. Ayan. Okay. 65, 67 degrees, 68 yun. Lumay reading guys. GPU clock at memory clock. Okay. 75 degrees, 78 degrees, 79. Okay, 80. Okay. 81. Mainit na yung kamay ko. Aray ko, mainit na. So, close na natin. So, mainit na. Mainit siya, guys. So, yan. Kasi, GPU stress test yan, guys. Eh. Okay siya, guys. Buhay, oh. Pag nag-90 na kasi yan, guys, maghahang na yan. Mag-not responding. Kailangan na kasi nito ng mga thermal pad. Ayan, guys. Gumagana ang ating nire-repair na bitu car. So, tingnan nyo, guys. Ito sa simula ng pag-re-repair natin. Masimula ng video natin na to. Ayan. So, na-receive natin siya. Wala ng tornilyo dito. Ayan. Tapos, walang tornilyo. Ano, nakaangat na yung dito. Tapos, may sticker pa siya. Kala natin, brand new, under warranty. So, nung tinignan natin, guys, oh, nakita natin, puro plaques. Puro plaques yung memory, GPU chip. Nireflow na, ni hot air. Kasi, kitang-kita naman, eh. Patay na natin. Para mabaliktad ko. Nakikita naman natin eh. Hot air yan. Punta ano na. Parang refurbish na nga eh. Parang ganun eh. So, hindi natin alam kung ano pinagmulan. Hindi natin alam kung ano. Kung pinagmulan ng mga to. Tanggalin natin yung power ng hard disk. Kasi parang testing to eh. Para di masira ang program. Tagal mamatay. Ayun, namatay na. Tanggalin natin niya. So, yan. Success. Ayun nga lang, guys. Ang gumagana is DisplayPort lang. Yung kanyang HDMI, hindi. Eh, wala tayong magagawa doon, guys. Kasi nagalaw na rin yung... Ayun, oh. Pansin nyo, sunog na siya. Diba? Kung mapapansin natin. Sunog na yung video card na to. Ayun, oh. Ito, area na to. Oh, mapansin. Itim na talaga. Oh. Mapansin nyo. Itim na. Wala tayo magagawa dyan. Oh, di ba? Sunog na guys. Eh. Yan, ito, itong likod na to. Kasi, ano eh, pinalitan na yung mga, ano, eh, yung mga hinang din niya. Pero at least may display na siya guys. So, successfully tested. It's working. And a few stress tests. Kasi ang monitoring guys, pag stress test, kailangan kasi monitor mo temperature. Pag lumampas yung guys ng 83 pataas, delikado na yan. Palit na kayo ng ano nyan. Thermal pad, thermal base. O kaya baka nakaangat. Ayan guys, so... hindi ko alam kung napalitan na ito guys ng thermal pad. O thermal base. Pero ba, yung kasing ano, yung tinanggal natin guys, inta kasi yung kanyang ano. Yung ano eh, siguro nga refurbish nga eh, yung ano niya, thermal paste niya dito, intact siya eh. Mukha parang brand new eh. Pero mukha namang hindi brand new kasi nga, mga sunog na nga. Ayan. Ayan. So, update ko kayo guys later. So, try natin siya stress test. Kung hindi man, so upload pa rin natin itong video na to. But the repair is successfully. Okay? Kasi papaproban natin to sa may-ari. Na hanganin ko na lang kasi papaproban. Palitan ng thermal pad. Medyo ano na rin kasi siya. Medyo may moisture. Alam nyo guys, pag hindi kasi ako nagpalit ng ganito mga moisture, delikado kasi.
minsan, at that time. So, experience yan. Nakukuha kayo sa experience eh. Pag in-stress test ko yan, minsan nasusunog. Kasi nga, may mga residue na siya. O, kung liquid ang ginamit yan, guys, eh, wala na. Eh, sayang naman yung repair natin. Kahirap-hirap guys yung repair natin. No? Tingnan nyo, pansin nyo. Galing na sa matinding sabak na repair na dali natin dito. Oh. Diba? Sayang. Kasi pag ako nagpalit kasi, gusto ko quality repair. As in ano, para walang back job. Yan. Palit na yan. Kasi krak-krak na din siya. Tapos ano, may mga ano na, madumi-dumi na rin siya. Pwede sabihin yung bagong palit. Basta hindi ayos at wala sa alignment, wala hindi sa design, crack-crack. Hindi na kasi magpapunction yan. Mamaya masunog pa kasi ito. Di abunado pa. Yan. So, nagana na to guys. So, waiting lang. Paproba natin sa may-ari. Palitan ng thermal pads. So, hindi naman ganun kamahalan yan. So, pero mura lang kasi daw to eh. Di huwag natin palitan. Bahala na. Bahala na si may-ari kung nagtitipid talaga. Basta I do my job, okay? Okay, asset. Ano natin? Update ko kayo later, guys. Malinis pa naman siya. Bagong-bago pang repair fish. Siguro pinagawa lang to guys. Kasi ginagawa lang naman to. Ayaw ko lang. Iba-iba nga yung ano niya. May parang may tornilyuhan dito. May abang. Ayan. Halos kamukha din siya ng mga 5700, 5600 na Isurex yung pan niya. So, ayan guys. So, okay na. Successfully working ang ating repair. So, update ko na lang kayo guys later in case na pumayag yung customer. Sa other pag-usapan, kailangan kasi na with approval with the customers. Yeah. But the repair is successfully repaired. Okay? So, guys, hanggang dito na lang yung ating video repair. Sa mga bagong salta sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe, like, and comment. Then, subscribe na rin po o paki-refer sa ating mga kababayang Pilipino na mapanoorin ang ating mga repair. Pakilala na video card repair dito sa Pilipinas na tayo lang ang video card repair na nakikita nyong halos nauuna-una sa larangan ng pagre-repair ng video card sa Pilipinas. Okay? So, kung gusto nyong i-visit po yung ating YouTube channel ang ating Facebook. So, visit nyo lang. May sa description, meron dyan mga groups. So, meron po groups dyan na video card repair. Group, saka page, Facebook page. And, mas maganda i-visit nyo po yung Facebook page ng video card repair. Kasi, makikita nyo doon mga tips and techniques. May mga live din tayo dyan. Na repair live na sa Facebook. Makikita nyo pati doon, uploading ko araw-araw na upload ng mga ni-repair ko. Halos araw-araw. Ibig sabihin, walang palya. Ganong karami ang customer ng video card. Tapos yung nakikita nyo guys, sa likuran natin, yan ang ating pila ng repair. As of today, nasa 32 person yung nakapila and 36 pieces. Kasi yung iba, more than 1 yung paggawa. Yan nasa likod guys, yan ang pila ng repair natin. Haba. Dami. Araw-araw yan guys, hindi mawawalan ng repair. Kasi yan ang pinagpala sa atin. Kasi sa Pilipinas, tayo lang yung video card repair na. No? Bagamat may mga nag-aaral na, sumusunod. So, hindi pa rin nila malalampasan yung ano. Malampasan man nila, good. Mas maganda sa kanilang business. Okay? Pero tayo, as in, video card only. Video card repair only. Kaya lahat ng kailangan, nandito na parts, spare parts, video card, donor board. Kung wala kang schematic, wala kang board view. Dami natin diyang donor board, oh, 'di ba? Kopyahan. 'Yan ang kaibahan ng video card repair sa ibang ano. Okay, so sira yung ating BIOS na ni-repair, tisa. So BIOS sira. Ang sira niya pala nakahang siya noong lang kahapon. 'Yun dahil nga dun sa pinagagawa nung naunang nag-repair. Then sumunod sira la pala ang BIOS chip. Sira yung BIOS. So, hindi ko alam kung anong nangyari sa una. Hindi ko alam kung anong mga ginawa ng una. But, yun ang ating diagnosis and repair history na nagawa natin. Okay? So, guys, salamat sa inyong panonood. See you in the next repair. Okay? Share more blessings to us. Okay? Bye for now.
Hello? Ayan. So, ito na po. I-update na natin kayo sa ating ni-repair. Ayan siya, guys. As you can see, yung ni-repair natin na Isurex. Okay na. Working. It's working, oh. Stress testing. So, 3-digit EPS. So, 168, 179, 139, 150. So, EPS natin. Ayan. So, running siya ng... Ayan, oh. Ang kanyang ipang frames. Ayan. Nasa 2,500 plus. So, ang ating GPU clock nag-running dito, guys, na nagagamit ay 1,200. Memory clock is 1,750. Yan. GPU temperature, 64 degrees Celsius. Pan speed, 45%. Tapos, ang nangyari dito, guys, nagbubush yung, ano, yung kanyang pan kapag mainit ng... Ganun siya, nagbigla. Huzzz, na ganun siya. Nagugulat ako, eh. So, bigla ulit magpa-power saving yung pan niya. So, ito, guys, tapos na yung benchmarking. So, pass po sa ating... stress testing. So, ang ating result ay 107.4 ang kanyang EPS. Ang score niya ay 2,204. Yan. Maximum EPS 255. And minimum is 9.0. Okay. It's working fine. Okay? Pwede na mag-play. Okay? So, tapos na po ang ating stress testing. Okay. Yan ang ating updates, guys, sa ating na-repair. Okay, so magbe-play lang itong batang makulit. So, ayan. Play ka na lang, tita nak. Okay. Ayan. So, far right lang ang play mo. Ayan. So, nag-ano yung ano. Biglang mabilis yung pan. Ayan. So, may update pa. Wait mo na lang, nak. Ayan, guys. So, finish na yung updates. Ayan. Finish na yung update. So, next repair na ako, guys. Yan. So, success na po. Nakamabol pa sa stress test. Yan, okay na sa ating customer. Okay. So, hanggang dyan na lang, guys, ang ating video repair. So, thank you for watching. Please subscribe to my YouTube channel. And, pakishare na din po. Okay? So, hanggang dito na lang. Bye!